So, kailangan, kung mag-aanak kayo, kasi ang reason is, mahal na mahal nyo yung partner ninyo, that there's so much love, at gusto nyo gumawa ng anak para i-share dun yung love, ng yung overflowing love ninyo dun sa anak nyo. So, I always explain this to my kids, na kailangan yung reason ng pag nagkaroon kayo ng anak, dahil gusto nyo na sobrang mahal nyo yung partner nyo, at gumawa kayo ng milagro dahil gusto nyong i-share yung overflowing love. So, yun dapat yung reason. Hindi yung dahil sa na-aksidente lang, which is madami. Kasi si James, aksidente din si James. Pero yun talaga yung natutunan ko. And kasi si Shiloh, si Kenny yan, ano yan, fruit of love talaga yan. Si James, aksidente. Pero, of course, because I think that moment, Adrian and me are so in love, kaya nabuo si James. But, kasi nakikita ko yan eh, nakikita ko sa Pilipinas eh, na nag-aanak sila, na hoping na, narinig ko nga yun dati, one time, kasi kamadrona na yung nanay ko, guys, kamadrona. So, ipakwento ko sa inyo, nung bata pa ako, siguro grade 4, grade 5, grade 6, yung nanay ko kamadrona na. So, pag nagpapaanak yung nanay ko, guys, alam nyo ba ang buong bibig noong tatay? Naku po, ito na siguro ang mag-aahon sa amin sa hirap. Siguro kung baby ka, mapapaganon ka eh. Ay, pucha, kakaanak ko pa lang, dad. Diba? Diba, ganun eh. Tapos, diba, may naririnig ako yung mga anak na, no? Inihimas nila yung tiyan nila. Sabi nila dun sa anak nila, sa loob ng tiyan nila. Diyos ko, Lord, ito na po sana ang mag-aahon sa akin sa hirap. Ito na sana ang mag-aahon sa akin sa hirap. Ano? Ganun na ganun. Eh di yung anak niya sa loob, nagpapanik na. Kasi hindi pa siya lumalabas, guys. Meron na siyang tas. Yung bata, hindi pa nasa labas ng mundo. Diba? Parang iniisip na siguro ng pitus. Diyos ko po, Lord, different country. Sa ibang country niyo ako ilabas. Huwag dito sa nanay ko, diba? Parang paglabas mo sa Pilipinas, welcome to the Philippines. Parang sasabihin ng bata, oh my God, wrong country. Wrong country. Diba? Wrong country, guys! Tapos alam nyo, dito kaya natutunan nung dumating ako sa Ireland at magkaroon ako ng anak. Kasi pagdating ng bata dito sa Ireland, guys, may sweldo. Pinapahalaga nila yung mga bata dito, guys. Yung mga bata dito, pagkaanak na pagkaanak mo, mayroon kang, kung wala kang pera, bibigyan ka ng gobyerno na bumili ng gamit ng bata. Pagkaanak nila, may allowance. Kasi guys, binabalyo nila yung mga bata dito. Sa Pilipinas, ginagawa nilang investment. Ginagawa nilang ano ba yun? Ginagawa nilang dice. Kung paglabas ba nito, sete ba to or bokya? Alam mo yun? So, that's the reason. So, talaga, ang dami kong beses na narinig yun, guys, na kapag nanganak yung nanay, no? Na tapos, kinuha ng tatay yung baby. Napakaganda ng anak ko na ito. Ito na ko ang mag-aahon sa akin sa hirap. Ito na ang mag-aahon sa akin sa hirap, di ba? Minsan talaga, naririnig ko pa. Kakaanak lang nung bata, ha? Huwag ka munang mag-aasawa, ha? Huwag ka munang mag-aasawa. Ay, parang kung baby ako, kung ako yung baby, sasabihin ko, Lechi, kakaanak ko pa lang. Kakalabas ko pa lang, pag-aasawahin mo na agad ako. Ayaw mo na akong pag-aasawahin. Ano ba? Diba? Diba? Parang ganun, guys. Yung, hindi ko ma-explain eh, pero yun yung nakita ko na difference. Dito sa Ireland, paglabas ng baby, guys. Oh my God! Thank you for bringing so much joy into my life. Ganun agad. Sa Pilipinas, hindi ikaw ang mag-aahon sa akin. Sa akin, Ito na yun. parang ano eh, no? Parang bumunot ng lottery. So, I hope na hindi nyo gawin. Hindi nyo gawin yon. And kung may marinig kayo ng mga ganyan, itama nyo, di ba? Kasi talaga, kaya minsan yung mga bata, ang tigas ng ulo. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, baby pa lang sila, yun na agad yung narinig nila. Baby pa lang sila, nakatatak na agad sa utak nila na kailangan i-aawin ko sa hirap itong mga magulang ko. Or hindi, yung magiging anak ko, ganun din. So, ganun, guys. Kaya may mga baby talaga na iyak ng iyak. Hindi mo alam bakit iyak ng iyak. Tapos, ano ba naman itong baby na to? Iyak ng iyak, di ba? Sige, kasi hindi niya masabi na lintik kayo.
balak nyo akong pa na ihahon kayo sa hirap. Ganon yon. Kaya sabi ko nga dati, kaya yung mga anak ko guys, na ano talaga ako nung baby pa sila, hindi nag-iiyak yung mga anak ko guys. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko bakit sa Pilipinas yung mga bata iyak nang iyak. Wala nang ginawa kundi umiyak nang umiyak. And then na-realize ko, no, pinagduduktong-dok yung mga dots, ganun pala. So parang alam niyo yon, pagka pinanganak ka tapos nakita mo Philippines, Tagalog yung salita, bumalik ka uli. Wrong country. Ay nako, 'di ba? So ayun, kaya talagang napakahirap ng buhay sa Pilipinas, guys. And don't get me wrong ha. Sinishare ko lang sa inyo yung mga na-experience ko na change dito sa Ireland at sa Pilipinas na I think we should make an awareness talaga na wag ganun, ano, na hindi ka mag-aanak kasi baka yun na yung mag-aahon sa iyo sa hirap. Kasi ang hirap na responsibility noon.